am the Lord's, I belong to Yahweh, I devote myself to Him. Diba, binibigay ko yung sarili ko sa iyo, Panginoon. Magtatapat ako sa iyo. This expresses the true nature of our profession of religion. A feeling that we are not our own, but that we belong to God. It is that we not only feel that we are bound to worship Him, but that we actually belong to Him. Ito yung, sino? Yung iglesia. Ang dagandahan nga natin yung drawing, puro payat to. Pati ganito gawin natin. Ayan, para mga ghosts. Ayan, para ganyan ang ano. Ayan, belonging to the Lord, ang sabi. Sino to? Yung church. Di ba ganyan nyo? Yung iglesia. Ito yun eh. O, kanino to? Sino nagmamayari dito? Ang Diyos. Tinatawag tayong temple of God. Ito yung people of God. Di po ba? People of God. Ito ang temple sa Bible. Search nyo sa Google kung ano lalabas na temple, simbahan. Okay, dito tinutukoy. Mali. Yan ang tinutukoy, building eh. Dito mga, sa Bible, ito ang templo, church. Ano po? Kaya, itong mga tao na to, ang sabi, belong to Him. May tatak tayo. Ano? Espiritu Santo. Wala dito sa labas ang tato natin, nasa loob. Diba? Kinakasihan tayo ng tinatawag na Espiritu Santo yung mga alagad. That our bodies and spirits and all that we have and are to be sacredly employed in His service. Eh kaya nga ikapinapatato yung Bible verse eh. Sino nagputo sa'yo na ipatato yung Bible verse? Eh bakit eka? Ito ang paraan ko ng pagpapangaral ng salita ng Diyos. Papalagay ko yung Bible verse. Hindi. Gusto mo na magpatato. Lulusot pa eh. Gusto mo lang. Walang inuutos na ipatato yung Bible verse. Ikaw lang may gusto. Para sinasabi niya, nasasakop siya sa Diyos. Ayan. Ano ba ito? YHWH. Parang gano'n. O, tingnan niyo sa unang Korinto. Sapagkat binili na kayo. Saan? Di ba? Nandito tayo nung una. Baba na nga natin dito. Ito yung tinatawag na old self. Yung pagkatao natin dito nung una. Na tayo ay nandito pa. Ito yung new self. Bago na ito, hindi na ikaw yung dating luma. Bago na. May mga nabago na. Sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Paano gagamitin? Aawit ka. Paano gagamitin ang katawan? Magsisimba ka. Paano gagamitin ang katawan? Makakaral ka ng Ebanghelyo. Paano gagamitin ang katawan? I-devote mo sa Diyos. Hindi gagamitin yung katawan, ipapatato mo, Proverbs, ginamit ko yung katawan ko. Hindi ganun. Hindi ganun. Gagamitin mo yung katawan, tuturuan mo yung iyong paa na pumunta rito pag Linggo. Tuturuan mo ang iyong tenga na makinig ng salita ng Diyos. Kasi ikaw ay bago na. Bagamat tayo ay nandito pa sa sanlikutan, ginawang bago. Ang sabi sa Ikalawang Korintos 5:14, ang pag-ibig ni Kristo ang naghaharik sa amin. Sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Patay saan? Dito, sa sarili mo, sa old self. Dito yung tinatawag na fleshly nature. Dito yun. Eh ano dito? Spirit. Di ba ganun yun? O, bagaman tayo nasa laman, ang nasasakop na tayo ng Espiritu ng Diyos dahil dun sa Word of God. Kaya kung tayo ay nandyan na raw, ang lahat ay maibibilang ng patay. Patay na tayo dito sa pagkakasala. Kasi makasalanan tayo dito, hindi na dapat ito nadadala doon sa bagong pagkatao. Kasi nga, naipako na yan. Nabautismuhan na tayo. Marami nang nabago sa atin. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon. Ngayon daw, yung mga nasa new self,
huwag nang mabuhay para sa sarili. Hindi na ikaw masusunod. Kasi yung katawan mo, si Kristo na nagmamayari, sakop ka na niya. Siya na yung master mo, siya na yung Panginoon mo. Ang sabi diyan, huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay, para sa kanila. Yan, saan? Sa iglesia. Pinagkamatayan ko kayo, isa-isa ko kayong ipinako. For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. Patay na tayo lahat sa kasalanan. And He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Yung pagbautismo, may kinalaman sa pagkabuhay na maguli. Binago ka na. Ibig sabihin, nagre-represent yun, nagpapakita yung reenactment na yun, na ikaw ay hinugasan na sa iyong mga kasalanan, kaya ikaw ay inilubog sa tubig. Pero hindi naman eksakto na matapos kang mabautismuhan, pag ahon mo sa tubig, eh, napaka-banal na banal ka. Hindi naman. Magkakamali pa rin. Pero isang picture ang pinapakita ron na kayo ay was raised again. Kaya nasa new self. Hindi na ikaw masusunod yan. 5.17 ng ikalawang Korinto. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, kaisa ka na dito, member ka na dito, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. The old self. Wala na, oh. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kita mo na? Kaya hindi ikaw masusunod yan. Maglalaban yung flesh mo at yung spirit mo sa loob, naglalaban, masama to. Bawal. Hindi pwede na yan. Bawal. Masama. Hindi. Magulo eh. Di ba kasi ito? Naglalaban siya. Pag hindi mo kinontrol yan, matatalo ka niya. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Patay na to. Lumipas na to. Behold, the new has come. Bago na eh. Paano ka ngayon nakaisip na kung kailang ikaw ay nasa iglesia, saka ka nagpatato? Parang madali pang intindihin dito eh. Eh bakit ba? Hindi ko naman alam ang katotohanan dito, kaya marami kong tato. Eh ngayon na-convert ka sa Diyos, kahit marami kang tato, baliwala na yun. Pero yung nagsisimba ka na, nagpatato ka pa, may problema. Para maliit lang, di ba? Hindi ka pwede magdahilan sa Diyos. Kasi bakit? Eto nga oh, templo ka nga niya. Di ba? Hindi mo pag-aari katawan na yan. Pag-aari ng Diyos yan. Ibinigay yan sa'yo, pakalagaan mo yan, pakainin mo ng masustansya pagkain yan. Sumunod ka sa sinasabi ng doktor. Oh, mataas ang ano mo ha? Huwag ka magkakain ito. Gagawin mo yon para magpatuloy ang paglilingkod sa Diyos. Di mo ba? Kaya makikita natin, ang isang katanungan, diretsuhan, ang isang Kristiyano ba'y pwedeng magpatato? Ano ang nakita natin sagot? Hindi pwede. Dahil anumang hindi ayon sa pananampalataya ay maliwanag na kasalanan. Yung bang pagpatato ay ayon sa pananampalataya? Hindi. Ayon yun dito sa pagsamba sa Diyos minsan eh. Ano? Ito'y talata oh. Ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kong kumakain sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya. At ang anumang hindi sa pananampalataya, kasalanan. Ang linaw naman ng talata, hindi po ba? Gagamitan lang naman natin ang sentido common. Kinasabi ko sa inyong iba, wala naman nakalagay na word for word sa New Testament na bawal ang tato. Pag nabasa ko mamaya. Hindi nga word for word. Pero, may nakahide eh. Ganyang kagaling ng Bible. But the man who has doubt is condemned if he eats, because his eating is not from faith. Dito, pati pagkain, dapat ayon sa pananampalataya. And everything that does not come from faith is sin. Diba? Ano mang hindi raw sa pananampalataya, kasalanan. Unang Korinto, G31. Kaya kung kayo nagsisikain man, hindi niyo po ha, kaya kinakailangan ng prayer sa panalangin. O nagsisiinuman, o anuman ang inyong ginagawa,
Gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yun yung paraan ng paggamit ng katawan. Ide-dedicate mo siya sa Diyos, yung katawan mo na yan. Hindi na ikaw ang masusunod sa madaling salita. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Kasi binigay niya sa iyo yan eh. Eh makikita natin yung ginagawa ng iba sa kanilang katawan. Diba? Ginagamit nila sa pagnanakaw, saan nila ginagamit yung kanilang katawan? Sa pakikiapi, saan nila ginagamit yung katawan nila? Sa marijuana, sa online sabong, o yung mata mo, saan mo ginagamit? Sa mga hubaran, di ba? Sa tinatawag na tao ng Diyos, pipigilin mo yung mata mo, pipigilin mo yung bibig mo, pipigilin mo yung lahat-lahat, pipigilin mo yung katawan mo. Ano ibig sabihin?